inirekomendara ng Metro Mayor sa Inter-Agency Task Force na tuluyan nang ipatigil ang mandatory na paggamit ng face shield. Sinabi sa teleradyo ni MMDA Chairman Benhur Abalos na napagkasundoan na ng mga alkalde na gagawin na lang requirement ang face shield kung nasa loob ng mga critical areas tulad ng mga ospital at health centers. Gayun din sa mga pampublikong transportasyon kung saan wala ng barrier at inaasahang magdidikit-dikit ang mga pasahero kung itataas na sa 100% ang seating capacity. Except those listed as critical ng DIEG, wala na hong secure. Yan ang official position ng Metro Manila na aming dadalhin po sa IATF. Pero ang lungsod ng Maynila ay hindi na inintay ang desisyon ng Interagency Task Force dahil iniutos na ni Manila Mayor Isko Moreno na simula ngayong araw ay hindi na kailangan magsuot ng face shield maliban na lamang kung nasa ospital. Yan ang Headline Pilipinas, si George Carino. George? Julius, pwede nang lumabas yung mga taga-Maynila at yung mga nagpupunta dito sa Maynila na hindi makangambang baka sila'y mahuli dahil walang suot na face shield. Pirmado na kasi kanina umaga ni Mayor Isko Moreno ang Executive Order 42 na nagtatakdang hindi na mandatory o hindi na kailangan magsuot ng face shield dito sa Maynila. Nakasaad sa kautusan na kailangan lang magsuot ng face shield kapag nasa hospital o medical facility setting. Mula pa noong Hulyo, Julius, ay paulit-ulit na sinasabi ni Mayor Moreno ang posisyon na hindi na kailangan ng face shield dahil walang basihan o siyensya na nagsasaad ng panganabang o proteksyon laban sa COVID-19. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mayor Isko Moreno. Hindi na kadadagdag lang sa basura, plastic na basura sa ating paligiran. Wala namang bagdag na proteksyon sa general population. Ang basta importante, naka-face mask sila. I think it's high time na magkaroon naman ng tagaangan sa paglalakad, sa paghinga, yung mga senior citizen, yung may mga precondition sa paghinga, makapaghinga na maayos. So plus, yung gastos ng tao sa patient. Ngayong hapon ay pag-uusapan ng Konseyo ng Maynila ang ordinansang recognize sa paggamit ng face shield para malaman kung paano ito aamyendahan. Julius! George, wala ka ba nakikitang issue rito na kung sakaling parang lumalabas na pinangunahan itong desisyon ng IATF, hindi kaya ito maging problema para sa Maynila? Actually, empowered. Ang sa pag-uusap namin kanina ni Vice Mayor Hanin Acuna, ni Mayor Isko Moreno, empowered ang local government dahil ordinansa din naman yung pinagdaanan noong policy na ito. Kaya pwede rin aksyonan ng lokal na pamahalaan. Julius. Alright. Thank you so much, George Carino.